Okay, good day guys. So today magkakabit tayo ng reverse horn. So yung reverse horn, from the word reverse, gumagana lang siya kapag magre-reverse or atras yung sasakyan. Commonly yung reverse horn nakakabit yan sa mga mahabang sasakyan, mga trailer trucks, mga elf. So ngayon ang reverse horn nire-required na rin na nakakabit sa mga public utility jeepney. So ito, kakabitan natin yung jeepney rito ng reverse horn. So step by step, ituturo ko sa inyo yung procedure ng pagkakabit ng reverse horn. So napakadali lang naman ang procedure ng pagkakabit nito. So panoorin nyo na lang yung video. So dalawa lang naman ang terminal ng reverse horn. So isang positive at isang negative. So kinabitan ko na siya ng wire. Then ipapakita ko na lang sa inyo kung saan ikakabit yung mga wires na yan. So probably ikakabit natin yan sa reverse light. So sa sasakyan na to, ito yung reverse light. So ititrace lang natin yung wire niyan. So doon tayo magtatap, doon natin ikakabit yung reverse horn. So once na mag-reverse tayo, habang nakailaw yan, tumutunog yun ang reverse horn natin. Okay? Okay, so bago natin ikabit yung reverse horn, so itetest muna natin siya para masiguradong gumagana. So yung blue wire yung ginamit ko, pero yan yung positive ko. May polarity rin naman ng reverse horn, positive din negative. So yung black wire, negative. So sa battery natin, this is 24 volts, ito yung positive, and then ito yung negative. So ito test lang natin siya para masiguradong bago natin siya ikabit, gumagana nga siya. Okay, so yan. So sure na gumagana yung reverse horn natin, so sure, pwede na natin siyang ikabit. Hanapan lang natin siya ng lugar na pwedeng pagsalpakan, yung lugar na hindi siya mababasa, hindi siya prone sa water para hindi siya mabilis masira. Okay guys, so ito na yung nakita kong spot kung saan pwede kong ilagay itong reverse horn na hindi siya mababasa. Tapos itong negative, so yung buong sasakyan, any metal part, so ito stainless, so gumagapang ang ground dyan. So dyan ko na rin ikakabit itong ground na to, itong ground wire. So isasabay ko na siya doon sa pagkabit nitong reverse horn. Okay, so naikabit ko na yung reverse horn. So ito na lang positive wire ng reverse horn yung kailangan hanapin. So may butas dito sa flooring ng sasakyan. So palulusutin ko lang yung wire, tapos itatap ko siya dun sa positive din nung reverse na reverse light. Okay. Ito yung reverse light natin. So itong wire na to, ito naman yung positive wire. So yan yung wire na galing naman dun sa ating cambio sa transmission. So kapag nagre-reverse, iilaw tong ilaw na to. So dyan din natin itatap ngayon itong blue wire na pinalusot natin. Ayan. Dyan paano nga? Tabula.
Okay. So yan, naikabit na natin lahat ng connection, yung dadalawang wire na lang naman ng reverse horn. So yung blue wire, ayan, naitap na natin. And then yung black wire kanina, yung ground, is naikabit na rin naman natin dun sa body. Ayan, black terminal, nakakabit naman natin sa body ground. So itetest na natin ngayon yung reverse horn kung gumagana. So once na mag-reverse sa transmission, iilaw to, kasabay naman nun yung pagtunog ng reverse horn. So, ayan, test na natin. Ayan. So, once na naka-reverse, tumutunog yung ating reverse horn. Tanggalin mo sa reverse, ayan. Okay. So, kapag tinanggal sa reverse, pagkamatay ng ilaw, namamatay din yung reverse horn. So, ganun lang kasimple yung pagkakabit ng ating reverse horn. Okay? So, maraming salamat.